Hello guys, magandang araw at welcome ulit sa aking YouTube channel. So, andito ulit tayo para sa ating video tutorial kung paano mag-rewind ng stand fan motor. So, ayan guys, yung kanyang motor. So, tinanggal ko na yung kanyang old windings. So, bago ko tinanggal guys, ay kinuha ko muna yung kanyang dita. So, yung number of turns niya at size ng kanyang wire. Ang nakuha nating turns dito ay meron tayong nakuha ang 730 turns. Ngayon ay gagawin nating 750 turns bawat pole, at ang sukat ng kanyang wire ay size 34. So itong core na ito ay may sukat na 75 by 16 mm. So 16 mm yung kanyang kapal ng core niya. Actually guys, ay meron na tayong naunang video about sa pagtuturo patungkol po sa pagre-rewind ng fan motor. At para sa mga sumubok na mag-rewind at sila po ay medyo nahirapan or may kunting kalituhan sa kung paano mag-rewind ng fan motor, so ito po ay dagdag tip ko sa inyo. So panoorin nyo lang po itong bidyong to, at sana dito sa bidyong to ay lubusan nyo na pong maintindihan kung paano mag-rewind ng step by step ng fan motor. Bago tayo magsimula, at kung bago ka pa lang sa aking channel, so please like, subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga susunod kong video na i-upload. Okay guys, so sisimulan na natin. So una ay lalagyan muna natin ng masking tape dito sa ibabaw ng ating winding mold. So ngayon ay magsisimula na tayo. So ang gagamitin natin ay size 34. At dito tayo mag-umpisa guys. So sisimulan natin sa ating unang pull. So i-reset muna sa 0 ang ating counter. So yan, mag-start tayo sa ating unang pull. So ito po guys ay 750 turns bawat pull. So mula dito sa ating unang pull ay lilipat tayo sa second pull, then ating counter ay reset natin sa 0. So start ulit. So ito ay mayroon din itong 750 turns. So ayan, paikutin lang natin hanggang umabot sa 750 turns. At mula sa ating second pull ay tatawid tayo dito sa ating pangatlong pull. So reset ulit at start ulit ng panibagong 750 turns.
So ayan, from third pole to fourth pole. So ito naman ay reset ulit tayo at start mulay tayo hanggang sa 750 turns. So ayan, at natapos din natin yung ating pang-apat na pole. At lalagyan din natin sa ibabaw ng masking tape para ito pagka ating tinanggal ay hindi ito magkakahiwalay-hiwalay. So ito na po yung pinakatali niya guys sa bawat pole. Gayahin mo lang yan guys. Sa wakas ay natapos din natin yung ating apat na pole. So ito po ay running coil. So ayan, tatanggalin na natin at dahan-dahan nyo lang guys dahil ito po ay madaling maputol dahil ito ay manipis lang. So ayun guys, so ito na yung stator na ating i-rewind. Ayan, so ito ay 16mm by 75. So 16mm itong iyong kanyang kapal at yung lapad naman ay 75mm. So yan ay ating umpisa na sa pag-rewind. So itong apat na pool, so ito po yung ating running. So ito yung running na ito. So yun pong ating ilalagay dito sa core na ito, no? So magbilang lang po tayo ng apat na slot. So 4 slots span in tayo, no? Bawat pole. So bilang tayo ng 4, 1, 2, 3, 4. At ganun din sa ating second pole, 4 din, 1, 2, 3, 4. Ganun din dito, 1, 2, 3, 4. At ang huli, ito apat din, 1, 2, 3, 4. So ang umpisa natin ay itong kanyang unang pull. So yan, so ito yung kanyang unang pull. So ito yung kanyang beginning guys, kung makikita nyo dito sa aking left side, ito. At ito naman yung kanyang ending sa ating unang pole. Okay, beginning. At ito naman yung kanyang ending. So i-start natin, i-insert natin guys. So ayun, bilang tayo 4, 1, 2, 3, 4. So dyan po natin ipapasok. So ito, tandaan nyo guys, ito yung beginning. Ipapasok natin sa unang butas. Kami. So yun. So yun, lagyan natin ng lock. Yun. So yan. Okay. So ayusin lang natin. So yan. So yan po ang ating unang pole. Ito yung beginning. At ito naman yung kanyang ending. Pagdating sa ating second pole, so ito naman yung ating second pole. I'm
second pull guys ay ito ay pa counterclockwise, ganyan. So ang second pull natin ay ito yung anyang beginning. So ito yung beginning na ating second pull, at ito naman yung kanyang ending. So yung beginning guys ay ipapasok natin, magbilang tayo ng 4 1 2 3 4. So ipapasok natin itong beginning na ito dun sa pang-apat na butas. So ganyan. So mula rito guys, 1 1 2 3 4. So dito tayo papasok. So yan. So ganyan mo lang yan guys. So ayun, nailagay na natin yung ating second pull guys. So ito yung kanyang ending guys. So ito ay counterclockwise. So dito na yung kanyang, dito siya lumabas. So mula rito pumasok siya dito sa ating pang-apat na butas, at ikot siya ng pa-counterclockwise. So ito na yung kanyang labas. Okay. So pagdating naman sa ating third pull guys, ito naman yung kanyang beginning, at ito naman yung kanyang ending, no? So mag-start na naman tayo dito sa unang butas at lalabas dito sa pang-apat na butas. So ito guys ay kaparehas dito sa ating unang pull. So ito po ay clockwise. So gagawin natin ay papasok natin itong ating third pull dito sa unang butas. So yun po. So ito na po yung ating pangatlong pull. So ito po ay clockwise. So yun. So ito na yung ating isusunod. So ulitin ko guys. So ito yung kanyang beginning, ito naman yung kanyang ending. So ito po ay clockwise. So ito na yung ating pinakahuling pull guys. Ito yung ating pang-apat na pull. So ito naman yung kanyang beginning, at ito yung kanyang ending. So ito naman ang ating pang-apat na pull, ay ito po ay counterclockwise. So ang beginning niya guys ay ipapasok natin dito sa pang-apat na butas, no? Then yung kanyang ending ay dito lalabas sa kanyang unang butas. So pasok na natin. So ito dito sa pang-apat na butas, counterclockwise. So yun. Nete coil. So lagyan nyo na rin ng lock. Ayan. So ang next step natin guys ay i-rewind naman natin dito ang kanyang starting windings, no? So ito yung sa ating running guys. So ito yung ating
beginning dito sa ating unang pole, at ito naman yung ating ending dito sa ating pang-apat na pole. Pagdating naman sa ating starting, guys, so ito yung ating beginning. So sa pagitan po ng unang pole at second pole ay dito po tayo maglagay ng ating unang pole sa ating starting windings, no? Pero bago yan, papakita ko muna sa inyo kung paano ito nirewind, dahil ang starting windings ay meron po itong tatlong group of coil, dahil dito po tayo kukuha ng speed para sa ating speed 1, 2 at number 3, no? Okay, so ngayon, guys, ay mag-rewind na naman tayo para sa ating starting windings, no? So ganun pa rin, lalagyan muna natin ng masking tape. So ito po, guys, ay para sa ating starting windings. So ang rewind natin dito sa bawat pole ay ang ating unahin ay yung mas marami. So itong 550 turns, no? So ito, turns muna natin lahat ng 550 turns sa bawat pole. So ito yung ating unang pole sa ating starting. So tatawid tayo dito sa ating second pole, at ating reset yung ating counter sa 0, at ito turns ulit natin hanggang sa 550 turns. Bali ito po, guys, ay tatlong group po ito na magkakapatong. So ang inuna natin dito ay 550 turns. So dito na tayo sa pangatlong pole, guys. So reset ulit, at ito naman ay 550 turns. So from third pole, tawid tayo doon sa ating pang-apat na pole. So reset ulit, at paikutin natin hanggang sa another 550 turns. So ayan, tapos na natin yung ating apat na pole sa ating 550 turns. So ayan, guys, natapos din yung ating 550 turns. So ito ay apat na 550 turns. So ang isusunod natin dito ay itong 150 turns. So ganun din po to, apat na 150 turns. So magkakapatong lang din po sila. So ipapatong lang din natin dito sa ating 550 turns. So ito na yung ating unang pole sa 150 turns. So yan, makapunta tayo sa second pole. So ito ay 150 turns. So ito naman yung ating pangatlong pole. So reset nyo lang,
yan. So ito rin po ay mayroong 150 thorns. So yan guys, mayroon na tayong 4 na pole sa ating 150 thorns. So ito po ay magkakapatong lang din sa ating 550 thorns. So ang next natin guys ay ito yung ating 100 thorns. So 100 thorns din to guys bawat pole. So ipapatong lang din natin dito sa ating mga naunang windings, no? So ito naman yung unang pole sa ating 100 thorns. So dito naman sa second pole tayo. So ito ay 100 thorns. From 2, so tawid tayo dito sa ating pangatlong pole. So ito rin ay mayroong 100 thorns guys. From 3, tawid tayo doon sa ating pang-apat na pole. So ito na po yung ating huling pole guys. So ito naman ay mayroong 100 thorns. Ayun, so natapos na natin yung ating pang-apat na pole. So nakompleto na natin yung apat na 100 thorns guys. So kompleto na tayo, mayroon na tayo tatlong group of coil. So ito po ay ating lalagyan ng masking tape sa kanyang ibabaw para hindi ito kakalat pag ating tinatanggal dito sa kanyang winding hole. So guys, so tatanggalin na natin. So ito na. So meron na tayong apat na pole sa ating starting windings. So kung makikita dito guys ay meron na itong tatlong out. So ayun guys, meron na tayong apat na pole sa ating starting windings, no? So ito ay yung ating first pole, second, third at fourth pole. So ito po guys ay meron na itong 3 group of coil, no? Tatlong grupo na ito ng coil, no? So coil 1, coil 2 at coil 3. Yung coil 1 natin guys ay yun po ang 100 thorns. So ito po ay mayroon itong 100 thorns, 100, 100 at may 100. So ito po ay tatlong magkakapatong. So isang pole guys mayroon itong 100 thorns at may 150 at may 150, mayroong 550 thorns. Ang gagawin nyo guys para mahanap nyo yung kanyang dulo, so
So titestirin niyo po ng continuity yan o resistance. Kung alin po ang may palo dyan, so yun po yung kanyang dugtong, no? So yun po yung kanyang karugtong. So ito ay atin ang umpisahan pag insert dito sa ating core, guys, no? Kung saan ay meron na itong nakapasok na running windings. So ito po ay ating beginning. So ito yung ating first pole, second, third at fourth pole. So ito yung kanyang ending. So sa pag-insert naman ng starting windings, so hindi pwede kung saan-saan tayo mag-start, guys, dahil pag once na magkamali tayo pag-insert, maaari pong babaliktad yung kanyang ikot, no? So titingnan niyo lang po yung ating first pole. So ito yung ating beginning. So dito po tayo maglagay, guys. So itong mayroong itong vacanting strut. So ito at ito. So dito po natin ipapasok yung ating unang pole sa ating starting windings. Okay, for example, guys, so ito yung ating beginning sa ating running. So dito po tayo sa pagitan ng unang pole at second pole. So kung anong posisyon nyo po ng ating running, so ito, so ang running natin, guys, so ito ay clockwise. So ang running, so ang first pole ng ating running ay clockwise. So ganun din dito ang unang pole ng ating starting ay clockwise din po siya, guys. So ito yung ating beginning. So ipapasok natin sa unang pole. So dito. So ito, guys, so natapos na natin yung ating unang pole. So yun, ito yung beginning niya. Ito naman yung kanyang ending. So ito naman tayo sa ating second pole. So yan. So pag bilangin niya, so ito yung ating slot. So ito yung unang pole, unang slot. Isa, dalawa, tatlo, apat. So sa second pole natin, guys, ay yung, so ito naman yung kanyang beginning at ito yung kanyang ending. So ang beginning, guys, ay papasok natin dito sa pang-apat na slot, no? So dito tayo ipapasok. So dyan natin ipapasok, guys. So ayusin mo na. So yung beginning ng ating third, second pole. So ito. So ito pa lang, guys, ay ating unang pole. So ito yung beginning. At ito naman yung kanyang ending. So beginning. So ito naman yung kanyang ending. So itong beginning, guys, ipapasok natin sa pang-apat na butas mula dito. 1, 2, 3, 4. So yan. So ayan. So ayan, guys. So ito pala ay counterclockwise.
So katulad din ito sa ating running goal, kung anong posisyon or polarity bawat pole ay parehas lang din dito sa ating starting, no? So ang tandaan nyo lang guys, kung saan kayo mag-start ng starting windings, so yun lang po ang iwasan pong magkamali ang pagpasok ng unang pole. So dapat po sa pagitan ng unang pole at second pole ng ating running winding, so doon kayo dapat mag-start ng ating unang pole. So it katulad dito, so ito yung ating running, so ito yung unang pole. So nag-start tayo sa ating starting winding sa pagitan ng unang pole at second pole. So ito yung ating unang winding sa ating starting windings. So dito tayo dapat mag-start. Kasi guys, pag nagkamali kayo guys, pag dito kayo mag-start, ay babaliktad po yung ikot ng inyong shafting or yung inisi, no? So pa instead na pa clockwise yung kanyang ikot, so magiging pong counterclockwise, no? Ngayon ay proceed na tayo sa ating third pole. So dito po lumabas yung ating second pole guys. So dito sa kanyang unang butas, so pa counterclockwise po yan. Then ito naman yung ating pangatlong pole. So ito naman po ay clockwise. So ito yung kanyang unang butas, isa, dalawa, tatlo, apat. So dito po tayo papasok guys. So insert natin dun sa unang butas. Yan. So ayan po guys, so ito na yung ating pang third pole, no? So ito po ay clockwise, no? So ito yung ating unang pole, second pole, ito yung ating third pole. So sa unang pole ay clockwise, second ay counterclockwise, at ito naman ay clockwise. Then sa fourth pole ay counterclockwise naman. So ito yung ating fourth pole. So yan guys, so ito yung ating pang-apat na pole. So ito yung ating unang butas, no? So 1, 2, 3, 4. So ito ay ang ating beginning at ito yung kanyang ending. So dahil ito po ay counterclockwise, so papasok tayo dito sa pang-apat na slot, then lalabas dito sa unang slot. Okay, so ito pong beginning ay papasok natin sa pang-apat na. Yan guys, tingnan nyo guys. So yan, yun. So ayun guys, so ito na yung ating pang-apat na pole. So nailagay na natin. So ito po ay counterclockwise. So ito yung kanyang ending. Okay, so ito na guys yung ating buong winding. So nandito na yung ating running coil,
At nandito na rin yung ating starting coil. So ito na yung ating running, guys. So ito yung ating unang pole. Second, ito yung kanyang third, at ito naman yung kanyang fourth. So ito yung beginning ng ating running, at ito na yung ending. So ito yung beginning, at ito yung kanyang ending. So itong unang pole, at ito yung apat na pole. So sa ating starting, guys, so makikita natin dito, so dito po siya naka-insert sa ating sa pagitan ng unang pole at second pole ng ating running. So dito na yung kanyang start. So ito yung ating unang pole sa ating starting, as una, six, pangalawa, pangatlo, at ito naman ang kanyang pangapat na pole. So sa unang pole, guys, ay makikita rito ay meron itong tatlong wire na pumasok. So ito na po yung 100 turns times 4 pole. So dahil apat na pole ito, guys, so meron itong tag 100 100 100 100, at meron din itong 150 turns. So meron din itong 150 turns ito. So nakapatong lang din po yan, guys. At ang huli ay meron tayong 550 turns. So apat din na 550 turns, guys. So ito na yung kanyang ending. So meron po tayong tatlong out. So yan, so ito yung ating pang-apat na pole. So dito po yung kanyang out. So ito yung ating beginning, at ito na yung ating ending. So sa running, guys, ito naman yung kanyang beginning, at ito naman yung kanyang ending. So ito na po yung ating diagram, guys. So ito yung ating running. So ito yung kanyang in, at ito yung kanyang out or beginning, or ito yung kanyang ending. 1, coil 2, at coil 3. So ito yung 100 turns times 4 pole, at 150 turns times 4 pole, at 550 turns times 4 pole. So meron itong apat na pole bawat group. So yan, makita natin yung kanyang connection, ang beginning ng ating running, at ending ng ating 100 turns. So yun po ang ating pinag-connect, no? So yun po ang nagiging speed number 3, no? Ang beginning ng ating 100 at ending ng ating 150. So yun po yung ating pinag-connect sa isang connection, at yun po ang ating speed number 2. Speed number 1 natin, ang beginning ng 150 at ending ng 550. So yun po ang ating pinagsama sa isang connection. So ito na po ang magiging number 1. Din ang beginning ng ating 550. So ito na po yung magiging connection para sa ating starting capacitor. At dito naman sa kabilang paa, so ito naman ang nakakonek sa ating line 2, o ito yung ating common. So ito naman yung ating line 1, guys. So ito yung kanyang 0, at 1, 2, 3. So pagdating naman sa ating top view connection, so ito na rin po. So ito po ay naka top view. So ito yung ating motor.
So ito yung beginning natin, yung ating unang pole, second, third at fourth. So makikita natin dito guys yung ating starting windings. So nakakabit, so naka-insert po ito sa pagitan ng ating sa unang pole at second pole. So dito po tayo naka-insert sa kanyang pagitan. So yan, so meron itong tatlo huwil na pumasok sa unang pole, second, third at fourth. So ito po, kung makikita, kung parehas po sila na direksyon, ito ay clockwise, at ganoon din dito sa ating unang pole ng ating starting. Second pole ay naka-counter clockwise, at ganoon din dito guys sa second pole, at dito rin sa ating third pole ng ating running at starting ay parehas lang din po sila. At pagdating ng ating fourth floor, so ito naman ay naka-counter clockwise, at ganoon din sa ating starting windings, so yan po ay naka-counter clockwise. So yan po ang mga connection niya guys. So ito yung ating beginning ng ating starting. So yung unang group, yung 100 turns, sunod ay 150, at sunod naman ay 550. So ito naman yung kanyang ending, yung kanyang 100, 150 at 550. So yung connection para din sa kanyang speed, number 3. So makikita natin guys yung beginning ng ating running at ending ng ating 100. So yun po ang ating pinagsama sa isang connection. So yun po ang magiging speed 3. At pagdating naman dun sa kanyang speed 2, ang beginning ng ating 100 at ending ng ating 150, so yun po ang ating pinagsama sa isang connection, at yun na po ang magiging number 2 natin. At sa huli, ang ating speed 1, ang beginning ng ating 150 at ending ng ating 550, so yun po ang ating pinagsama sa isang connection. Ang huli, ang beginning ng ating 550, so yun po ay papunta sa ating capacitor. So yun po ang ating starting capacitor. Then yung kabilang pa ng capacitor ay nakakonect din sa ating line 2. At yung ating line 2 nakakabit din sa ating ending ng kanyang running coil.